What's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang batang makulit. Pero ang batang makulit di po natin siya kasama ngayon. Dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng batang makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So for today's video mga daddies, pag-usapan natin yung update regarding sa Bayanihan 3. So yun, umpisahan natin. So yun nga mga daddies, ngayon balik ECQ na naman ng NCR. Maraming pamilya na naman ang maapektuhan dahil ang iba ay pansamantalang tigil, trabaho muna. Kaya nga ang mga mambabatas ay umapila na naipasa ang Bayanihan 3 upang makapagbigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng ECQ. Alam din naman natin na hindi naman talaga sapat ang ayuda na ibibigay mula sa national government na nagkakahalaga na 1,000 to 4,000 kada pamilya na ipapamahagi nila ngayon sa NCR para sa dalawang linggong total lockdown. Ayon nga kay House Speaker Lord Alan Velasco, ang pagpapatupad ng ECQ sa Metro Manila dahil sa banta ng Delta variant ay nagbibigay liwanag para apurahin ang pagpasa ng Bayanihan 3. Dagdag pa nga niya na dapat tayong magsikap na makahanap ng isang balanse sa pagitan ng pagpapanatiling ligtas ng ating mga mamamayan habang tinitiyak na ang kanilang mahalagang pangangailangan ay ligtas. Ang Bayanihan 3 po ay naglalayo na magbigay ng 30 billion cash assistance sa mga sambayan ng Pilipino. Ngunit sa kabuuan, ito po ay naglalayo na magkaroon ng kabuuang 401 billion stimulus package para sa COVID-19 response. Naglalayon din ito na makapagbigay ng 2,000 pesos cash assistance sa lahat ng Pilipino, anuman ang estado sa buhay, mayaman man o mahirap, senior citizen man na may pension o wala, may trabaho man o wala, at magbibigay din ito ng dagdag 5,000 to 10,000 pesos cash aid para sa pamilyang Pilipino na lubos na naapektuhan ng pandemic. Sa kasalukuyan, ang Bayanihan 3 ay naipasa na sa third and final reading sa House of Representatives at naipasa na sa Senado para sa kanilang approval. At kung sakaling maipasa ng Senado, ay ipapasa naman ito kay Pangulong Duterte para naman sa final approval at signature. So yun mga daddies, looking forward tayo na maipasa ito dahil hindi lang naman po taga NCR ang apektado ng banta ng Delta variant. Bagkus buong Pilipinas po, kaya kung maipapasa ito, buong Pilipinas ang magkakaroon ng ayuda. Kaya nga sana din ay habang nasa ECQ pa ang NCR ay maipasa ito para sa gayon din ay magkaroon ng pandagdag na panggastos sa mga apektadong pamilya ng ECQ sa NCR. So yun lamang po for today mga daddies, hope na nakapagbigay ako ng konti tips and ideas regarding sa update sa Bayanihan 3. So if you nagustuhan itong video na to, like, share, comment po, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng batang makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.